hindi na kailangan ng intro ng sasakyan na to kasi pag nakikita ko to, parang big time na businessman o kaya naman A-lister na artista na malading dong Dantes. Sobrang dami ng request na ma-review natin tong Ford Raptor na 2023. Tingin nyo naman kung gano'ng kataas tong new generation na Raptor netizens. Halos asa dibdib ko na tong pinaka-hood nyo. Mas pinalaki na siya at syempre dapat kung bibili ka nito, malalim na talagang pagkagusto mo sa mga pickup truck. O kaya naman, talagang may pera kang pambili. Kasi hindi rin basta-basta at biro yung presyo niya. So makikita ninyo, iba na yung kanyang headlight. C-clamp LED na may daytime running lamps din of course. And yung matrix LED nila ay may adaptive front lighting system na din at glare-free auto headlights. Mas malaki to compared sa mga wild truck at sports. Hindi mo na kailangan ipamodify ito agaya ng mga concept ng Ranger na ipapalagay pa. Kung Raptor yan, meron ka na talagang grills na Ford dito sa unahan. Isa pa sa natuwa ako, kung mapapansin ninyo, medyo mataas itong pinagsushutan namin. Parang halos patag lang yung dinaanan namin nung pumanik kami dito. Kasi wala, sisiw lang talaga sa kanya yon. Meron din tayong konting silver accent lang sa kanyang pinaka chin part. Ang kulay pala na ito na re-review natin ngayon na this ay Conquer Gray. Kaya nagustuhan ko talaga siya kasi mas lumabas yung pagka-brusco niya. Makikita nyo, all-terrain natin yung kanyang mga gulo. At 17 inches naman yung ating mga wheels dito. Mapapansin nyo rin na napakalaki na kanyang fender flares. And then of course, meron tayong Ford na badge dito sa gitna. Naka black powder coated diecast na rin pala yung ating mga aluminum na side step. Meron tayong tungtungan kapag kasasakay tayo dito sa sasakyan. May mga cameras na din siya all over the place dahil may 360 degree monitor na din ito. Naka power folding and power adjustable na rin yung ating mga side mirrors with paddle lamps and side indicator. So may ilaw din po siya sa gabi. Body color naman yung ating mga door handle. Suspension naman ay meron tayong 2.5 inch na Fox shocks which is equipped with position sensitive damping technology that provides high damping forces at full jounce and rebound to enable better off-road capabilities. And syempre hindi mawawala yung ating Raptor na sticker dito sa gilid. Sobrang elegante nung Ford na emblem niya dito sa likuran netizens. And of course, our Raptor badge here. And isa pa sa nagustuhan ko sa kanya, yung stop lamp niya nandito na. Imbis na nandun sa sasakyan, nandito siya. Meron din pala dito naka-engraved na Ranger nakasulat because it's a Ranger Raptor. And of course, kung hihilain nyo siya, ayan, ready na rin siya sa hilaan. Meron na siyang hooks dito. Tapos, nagustuhan ko rin yung kanyang pinaka-tail light. Ayan, no? All LED na rin siya, of course. Ngayon, assisted naman itong kanyang pintuan dito. So, kahit na hindi ganun kalakas yung magbababa or magtataas ito, ay kayang-kaya. Ang nagustuhan ko rin sa kanya, Neddy says, ay meron na siyang stock na bed liner. At malaki siya. Pwede kang maglagay ng mga motor dito. Tapos, may saksakan na rin pala dito. Pwede kang magsaing ng rice cooker dito. Meron pa isang power outlet dito, pero itong isa kailangan na ng adapter. And then dito mo rin makikita of course yung kanyang pinaka-antena. Pagdating sa loob netizens, doon mo na talaga makikita yung pagka-social niya. Hindi mo nga akalain na pwedeng pang off-road tong ganitong klase ng sasakyan eh. Kasi sobrang elegante ng loob niya. For the seat, we have some leather seat covers here na yung klase ng leather niya ay yung something na madaling linisin. Lalo-lalo na kung mag-off-road tayo, mapuputikan siya or madudumihan. Meron din tayo ditong parang mga light orange na accent sa seats. Pati dito sa kanyang mga aircon vents. Meron ding mga orange na touches. Maging sa steering wheel niya na leather wrap, which is not to mention na napakasarap. Sarap talagang hawakan. Feel na feel mo yung pagiging premium ng sasakyan. Isa lang siya across all the lineups regardless kung anong kulay yung inyong pinaka sasakyan. For the colors, we have Arctic White, may Absolute Black, Blue Lightning, Code Orange. How I wish siguro na sana kaparehas nung pinaka kulay nung sasakyan, yung kulay din ng accents pagdating dito sa interior. Pero orange lang siya kahit anong kulay ng Raptor mo. Meron din pala tayong wireless charging dito and of course, ang isa sa medyo talagang aago sa attention mo ay para siyang merong tablet dito talaga na malaki sa pinakagitna. We also have a 12-inch fully digital instrument cluster dito sa driver and of course, fully loaded na yan ng mga information na kailangan natin kapag ka magmamaneho tayo. Nakakatuwa din pala yung kanyang mga cup holders na disense. Para siyang transformer, pag minindot mo, tsaka lang siya bubukas at unti-unting mag-e-expand hanggang sa makuha mo na yung shape na pwede mong paglagyan ng cup holders. Pwede ka rin pala maglagyan ng smartphone mo dito and of course, meron din siyang extra lagayan pa dito sa taas. Ayan. Bukod pa yung glove compartment niya dito. Meron din two cup holders pa dito. And of course, napaka-social din yung kanyang pinaka-shifter dito. Makikita mo na din dito yung iba't ibang driving modes. And of course, wala na din siya conventional na handbrake dahil button na yung kanyang pinaka-handbrake. Isa pa sa nakakatuwa sa kanya, unlike yun sa mga iba nating na-review na sasakyan, puro dito na lang ang configuration ng AC, ng volume ng inyong radio. Pero dito, meron pa siyang mga physical na mas madali kasi itong i-control. Aside pa dyan, ay makikita mo dito na meron siyang pihitan na makikita mo yung 7 selectable drive modes. Power
power seat na nga rin pala tong isang to. At ang magustuhan ko sa kanya, sobrang dami mong pwedeng galawin sa power seat niya. In fact, yung iba na bumibili pa ng unan para sa kanilang series time, etong pinaka sandalan mo ay pwede siyang umumbok at pwede din siyang umimpis. Depende sa inyong comfort. One thing also na napansin ko, yung pagbukas ng kanyang mga pintuan galing dito sa loob, hindi siya yung kagaya ng ihilain mo. Etong isang to, nandito na sa mismong door handle. Yan, parang pipisilin mo na lang siya na ganun, tapos bubukas na siya. We also have some vanity mirrors here. Ang medyo kakaiba na lang dito is walang ilaw yung kanyang mga vanity mirrors even for the passenger. Pero meron naman tayong reading lights dito. So okay na yan. And of course, meron din tayong sunglass holder dito. Tapos may mga abang siya. Kung magpapakabit kayo ng mga ilaw, let's say nag-offroad kayo, sobrang dami niyang abang dito na switches. Mas madali na yung configuration natin. Isa sa napansin ko, medyo tagulang yung kanyang push button dito sa loob. Pero that's actually very neat. Kakapain mo lang siya dyan. Medyo sanayan lang ng konti. Meron din tayong paddle shifter na kasabay ng pag-turn mo ng steering wheel yung ating paddle shifter. Di kagaya ng iba na naiiwan dito kahit mag-turn ka na. So talaga mamamaximize mo yung paddle shifter mo. And dito pa lang, nakaparada pa lang ako ha. To think na ganito kalaki tong sasakyan na to, napakagaan ng kanyang steering wheel. Oh. And of course, medyo kakaiba din sa akin yung kanyang pinaka-controls dito sa gilid. For the passing light, turn signals, para dito sa ating wipers. Meron din pala ditong parang mga indicators na makikita mo yung passenger bag, kung naka-on, kung naka-seatbelt ba. Kung mapapansin ninyo, yung kanyang pinaka-aircon vents ay kamuka at kahalintulad nung grills niya na nakita niyo sa unahan. So parang meron kang mini grills na kagaya dun sa unahan dito sa loob. So kitang-kita mo yung tema ng Raptor even on the interior. Yung pagiging rugged niya. Napakasarap din and comfortable na itong kanyang center armrest for the driver. Isa pa sa nakita ko sa kanyo, accurate na makikita mo yung tire pressure monitoring system. Bawat isa ng mga gulong mo, so malalaman mo yung PSI niya. Kaya pwede mo nang i-adjust, lalong-lalo na bago bumiyahe. Meron tayo ditong normal mode and then pwede mo din siyang ibahin. Pihitin mo pa to for the sports mode. Pwede to sa mga, let's say, tipi legs, yan, dere-derecho. Slippery mode. So, ito naman is pag maulan at alam niyo na medyo may madadaanan kayong mga konting-konting bahalang naman sa daanan. Umadulas yung inyong kalsadang tatahakin. Meron din tayong mud and rats. Ito naman is medyo yung sa mga putikan para di ka mabalahaw kasi may mga putik na malalambot ng lupa eh. And then we have sand mode. Ito naman is sa mga Middle East or even dito sa atin meron din naman mga sand. So kung medyo sandy yung inyong road condition na pagdadrivean, pwedeng-pwede ito. Lalo na sa mga beach. Then meron din tayong baha mode. Ito naman yung parang sa mga disyerto na kadalasan sa Middle East. No? Ayan yung kapag ka medyo sobrang tilt na nung sasakyan mo nakatingala na. Makikita mo pa rin yung surroundings mo. The next mode is the rock roll. Para naman to sa medyo mga malalaking bato na inyong dadaanan. For off-road use only itong isang to. Ayan na yung iba't iba niyang driving modes. No? Hindi mo na siya kailangang timplahin dito. Just choose a driving mode. Doon nyo na rin ma-activate yung kanyang 4x4 functionality. Napakaganda na rin sa itong Raptor na nakasulat dito sa kanyang steering wheel. Adjustable nga pala ito. Both telescopic and tilt adjustment. Sa parin sa napansin ko sa kanya, nakasulat dito na Ford Performance. No? Even on small details, diba? Napaka-premium niyang tignan. Tignan natin kung kasya itong ating tumbler. Dito kasya siya. Pero itong isa kasi mas malaki. Oo, oh, 'di ba? Kahit yung napakalaking tumbler, kasyang-kasya diyan. Right, dito naman tayo sa kanyang passenger seat. Dito sa second row, Edisense. And of course, dahil pickup ito, we only have 5-seater na capacity. Medyo napansin ko lang is malaki yung kanyang center tunnel dito sa gitna. So, medyo maliit lang yung inyong isakay dito sa gitna niya. I highly recommend siguro bata or kahit na 5'4", pwedeng-pwede pa dito. You still have the premium feels here for the aircon vents. Tapos, meron din tayo ditong saksakan. Ayun oh, dala ka ng shaker mo dito, pwedeng-pwede. And charging port din siya na type C yung isa for our iPhones and then may type A din dito for a regular charger. Of course, one thing din na napansin ko, hindi hydraulic yung kanyang pinaka mga handlebars dito sa loob. May dalawang designated hooks dito. Tutupinin yung kanyang pinakaupuan sa likod. And also, something na na-notice ko is, itong kanyang center armrest, medyo mahirap siyang buksan. Maliit lang din yung kanyang pinaka cup holders dito. Pero on either doors naman, pares doon sa unahan na kayang-kaya kahit yung malalaking tumbler. So meron din pala tayong mga pockets dito na pwede nyo paglagyan ng papeles or mga small items on either doors. Meron din tayong ilaw. Pero even for the back right, no, medyo malaki yung space niya. Very decent siya for me. So even siguro mga 5'10 in height, magiging comfortable dito. Meron din pala tayong mga ambient lights dito, Netizens. Mag-auto on yan kapag ka medyo dumilim na. And of course, naka-power windows na rin tayo sa lahat yan, pati dun sa likod. All over the vehicle, meron tayong 6 speakers. At para naman sa kanyang connectivity, meron tayong Apple CarPlay and Android Auto. For the safety features, ang kanyang mga advanced
advanced drive assist technology ay nagko-consist ng adjustable speed limiter. Meron din tayong adaptive cruise control with stop and go lane centering. May auto high beam din tayo kapag kagabi, medyo madilim, mag-auto high beam na rin siya and mag-auto low beam siya kapag may kasalubong tayo. May autonomous emergency braking na rin ito with pedestrian detection, pre-collision assist, less yung tendency na makasagasa tayo. Dynamic brake support, may distance alert and distance indication. Let's say sa traffic, kung mandar na yung nasa unahan mo, i-alert ka niya dito para alam mo. At baka abante ka rin. Meron din siyang forward collision warning system, evasive steer assist, may post-impact braking, lane departure warning and lane keep aid, may driving alert system, blind spot information system with cross traffic alert and braking, may 360 degree camera, reverse brake assist, at last but not the least ay yung kanyang active park assist. Okay, let's pop the hood. Sobrang laki sa akin itong sasakyan na ito, netizens. Para akong langaw na nakapatok sa kalabaw. Bigat. Inis ng engine bay niya. We have 2-liter bi-turbo diesel na may 10-speed automatic transmission with e-shifter. At ang kanyang displacement, to be exact, is 1,996cc na merong maximum power na 210 PS at 3,750 RPM and maximum torque na 500 Nm at 1,750 to 2,000 RPM. At ayan ang analysis ang new generation na Ford Ranger Raptor at nagkakalaga siya ngayon ng SRP of 2,239,000 pesos. Para sa inyo, sulit ba ito? Alam ko marami sa inyo ang talaga ito yung dream ninyong makuha na pick-up truck. Ano pang mga ibang sasakyan na gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan nyo ito, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and rise it always.